mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema, nauuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Naliinit na usapan face to face. Umaatika pong mga yan face to face. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakseri sa telebisyon face to face now with Miss Ami Perry. Hello mga sangsawero at sangsawera, handa na ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Ukrayan, ready na ba? At para mas masarap ang ating kwentuhan, eto na kasama natin ang pinuno ng mga sausawero na si kapatid na Hans! Siyang Ami, ready na kami dito! Sausawa na ba? San ba tayo? Ha? Face to face na? Gaganap sa kauna-unahang talakserye sa TV, Kampihang sa Pula at sa Puti. Yan po ang mangyayari sa laging inaabangang Barangay Hall on Air. Kaya kung may problema ka, aba harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Hello mga kapatid, eto na naman po ang inyong siyang Ami na naku, mapapagitna na naman sa isang hidwa ang dala ng mga totoong kwento ng buhay. At sa bawat paghimay, may makikisabay ang ating mga sausawero at sausawera na lagi naman kasama ang aking kapatid at kapartner na si Hans Martel. Totoo yan, siyang Ami, mukhang magiging mainit na naman ang balitaktakan ngayong umagang ito. Kaya naman, para subukang palamigin ang kanilang mga ulo, kasama natin ang Trio Tagapayo! Nandito ngayon ang ating kapatid, ang ating ate mula sa Public Attorney's Office, ang ating pong legal expert, Attorney Revelyn Ramos Dakpano! At kasama pa rin natin ang ating kuya, kapatid from Miriam College, Professor of Theology, Professor Christian Manaloto. At isa pang ate, ang ating kapatid, Family Counselor, Doktora Camille Garcia. Siyang Ami. Alitang nagsimula ng dahil sa tricycle ang pag-uusapan natin ngayon, Hans. Nagkasanlaan, tubuan, gulangan, turuan, at ngayon naman, abay, nagbabangayan. Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Tumulong na sila, nagulangan pa! Yan ang sigaw ng mag-asawang Lolita at Joel Patiño. Suso sila. Anong maano namin mapala sa tricycle na yan dahil isinangla nila na hindi sila nagpaalam sa amin. Isinangla sa kanila ng mag-asawang Jocelyn at Ignacio Benaventura ang tricycle sa halagang 31,000 pesos! Hindi pa tumigil sa singilan ang iringan dahil nalaman nila Lolita at Joel na ang tricycle na sinangla sa kanila, abay, isinangla pa rin pala sa iba! Pagpunta namin sa bahay nila, nakasangla na pala. Tapos mga isang linggo, binalikan ko ulit. Nakabinta na, paano na ako ngayon? Mabaliwala na yung pera ko. Usapan tungkol sa sanglaan, ang lumalaking tubo at gulo dala ng tricycle na ito, mapapanood nyo na sa Face to Face! Tumulong na, ginulangan pa ang mga reklamo ng pinagsanlaan na hanggang ngayon daw ay naku, hindi pa nababayaran. Malalaman po natin mismo mula kina Joel at Lolita Patiño. Pasok! Magandang araw po, Mang Joel, Aling Lolita. Magandang araw naman.
Pakikwento po sa amin. Ano po ba yung nangyari na isinanla sa inyong na tricycle? Ano po ba ang kwento? Yung tricycle na yun, sinangla sa amin na nag-usap kami sa kapatid ko na yung habang wala pa ako sa hindi pa ako makatayo sa bahay. Mm-hmm. Na hospital kasi ako eh. Opo, nagkaroon stroke. Na stroke ako. Opo. Tapos yung pagaling na ako, sabi niya, para maganda makabuti sa iyo, ang motor namin, isang lang namin sa iyo, para makaalalay sa iyo yung kita sa motor, yun ang ikabubuhay niyo dahil wala na akong trabaho. So yung tricycle po ay kay Ignacio? Oo. Oh. So isinanla po niya ito sa inyo? Sinangla niya sa amin. Ano pong naging usapan ninyo? Ang usapan namin, yung tadya sa motor, ibibigay niya sa amin. Tapos bali para raw na hindi yung masira yung motor, ang 200, yun ang pang-apaayos sa motor. Maintenance yun sa motor. Tapos yung 500, yun ang matanggap ko linggo-linggo. Pero bakit po, ayon dun sa aming naging research, kayo daw po ang nagmagandang loob at nag-offer Aling Lolita na magpahiram ng pera kina Ignacio at Aling Jocelyn. Totoo po ba ito? Hindi yan totoo, ma'am. Oo. Ang totoo niyan, sila pumupunta sila sa bahay. Mm-hmm. Nag-offer sila sa amin na may tricycle sila. Gusto nilang isangla. Dahil po, maganda yon. Pag magkasakit ang asawa ko ulit, nangangailangan kami, mayroon din kaming isasangla. Kasi ang sabi po, kayo daw ang unang nagbigay ng parang tulong sa kanila. Kung di ako nagkakamali, 5,000 ang una po ninyong binigay? Hindi po, totoo yan, ma'am. Sila po ang lumapit sa inyo? Oo, lumapit sila sa amin. Nung pagdating namin, ang galing kami sa PGH, nga lumabas na ito. Dahil nagkasakit, nag-stroke ito eh. Opo. Nga ilang araw kami sa PGH. Kailan po huminto yung pagbayad nila o yung paghulog sa sinanlang tricycle sa inyo? Nakabigay lang sila sa amin ng tarya sa tricycle, bali mga 6 na bisis lang sila nakabigay ng tag 500. Magkano po ba ang una po ninyong ibinigay nung sinabing isasanla? 20 mil ang una kong ibinigay sa kanya. 20 mil? Oo, pangalawa, 90 mil. Pangatlo, 2,000. So 31,000, lahat-lahat po. Oo. Ang halagang inano nyo dun sa tricycle. Oo, maliwanag. Ako ang nagbigay dahil siya wala pa sa tamang pag-isip. Kalagayan niya, oo. Dahil nga sa may sakit si Mang Jose dito. Ako ang naghahawak ng pera. Kaya at kayo po ang nakikipag-usap. Oo, ako ang nagbibigay. Dito siya nakiusap sa kapatid niya. Pero sa pagkakaalam ko, bukod po sa inyo, may pinagsanlaan ng una pa. Parang kumbaga, pangalawa na kayo. Tama po ba? Oo. Kanino yung unang? Hindi ko na po alam yun. Hindi ko na inalam yun. Kung sino yun ang sinanglaan nila. Paano po ninyo nalaman na kayo na yung pangalawang pinagsanlaan? Nagkwento sila sa amin. Ano pong sabi? Ang sabi nila, yung tricycle na yan, nakasangla yan. Sabi niya, kukuha kami ng pera sa inyo, bigyan nyo kami kung dumating na yung pera ni Jewel para ang tricycle mailipat sa inyo ang sangla. Sabi ko sa kanya, bakit kinuha nyo pa rin Aling Lolita kung alam nyo palang naisanla na sa iba? Siyempre, ma'am, kailangan namin kumita. Dahil ang sabi nila sa amin, na pag ang tricycle na ilipat sa amin, ang tarya sa tricycle, kami ang kukuha. O, narinig na po natin ang reklamo ng mag-asawang patinyo. Ano nga ba ang depensa naman ng nagsanla at ng gulang daw sa kanila? Alamin po natin ngayon naman mula sa mag-asawang sina Ignacio at Jocelyn Buenaventura. Mang Ignacio, narinig po ninyo ang sinabi ng inyong kapatid na si Mang Joel. Nung sinanla po ninyo yung inyong tricycle, kayo po ba ang nagsabi sa kanya na isasanla o siya ang nagsabi sa inyo na, sige, Ignacio, isanla mo na lang sa akin yan? Sila minsan nagsabi na isangla nila. Inutosan niya kami na ipasangla. Bakit siguro nagipit sila.
Sila ang nagipit. Sino po ba ang may-ari ng tricycle na yon? Ako. Kayo po. Sa aming pong pagbabalik, malalaman natin ang tunay na kwento sa sanlaan issue na ito. Dito lamang po sa Face to Face. Alam mo, kung hindi mo inisahan yung kapatid mo, kahit ibininta o isinangla mo sa iba, ibinalik mo yung pera niya. Hindi, paano may babalik ang pera sa'yo? Nakasanla na nga yun una eh. Wala kami pakialam sa'yo. Bakit nakasang lahat yun? Issue ng pagsasanla na nagbigay ng lamat sa magkapatid. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Face to Face at pakinggan naman natin ngayon ang panig po ni Mang Ignacio at ni Jocelyn. Mang Ignacio, liliwanagin ko lamang po, kanino po ang tricycle? Sa misis mo. Sino po ang nagbigay sa iyo ng ideya na isanla ito at bakit po ninyo isinanla sa inyong kapatid? Yung motor na yan, nakasangla na yan. Ah, may pinagsanlaan na po kayong iba pang tao. Magkano po ninyo isinanla doon? 15,000. Okay. Bakit po ninyo sinanla? May pangako sila, pahiramin kami. Hindi nila tinupad yung usapan. Ayusin mo. So ang sinasabi po ninyo, Mang Ignacio, nangako si Mang Joel at Aling Lolita na nung dumating yung kanilang pera, ay papautangin kayo. Kaya kahit baha, sulumusong ako papunta sa kanila. Papunta sa kanila? Hindi sila nagbigay. Kaya po napilitan kayong isanla ito sa unang pagkakataon, dun sa unang pinagsanlaan nyo na binigyan kayo ng 15,000. Tama po ba? Okay. Sa pangalawang pagkakataon, bakit po ninyo naman sinanla ulit? Eh kasi, sabi ko sa kanila, dagdagan na lang nila ng 10,000. Eh, pagdating uli sa pira nila, dagdagan nila, sabi nila, oo. Ngayon, kundi pagdating na ang pira nila, pinuntahan ko. Eh wala, dahil pa-abroad din daw nila yung anak nila, igagastos lang sa anak nila. Kaya, wala akong magawa. Kaya napilitan kong ibinta na lang dahil yung pinagsanglaan, tuloy-tuloy ang tubo ng pera, 1,000 kada linggo. So ibig niyong sabihin, bukod dun sa unang pinagsanglaan ninyo, sinanla niyo dito ng pangalawa, pagkatapos ibinenta niyo ng pangatlong beses? Oo, bininta na. Dahil wala na eh. Ginawa ninyo, Mang Ignacio, kasi parang kasi, ang gulo. Ayaw na, wala rin silang pandagdag eh, ng pera eh. Pandagdag? Bakit sila ang magdadagdag? Para mapunta na sa kanila ang motor. Para sa kanila mapunta, ibinenta nyo nga po sa iba eh. Sa kanila nga una, ibinta ko eh. Ma'am, palagay natin ma'am. Sa kanila nga una ko ibibinta dahil may utang na kami sa kanila. So bakit hindi po kayo pumayag, Mang Joel, na dagdagan na lang para sa inyo mapunta at hindi na maibenta sa iba? Yung sidecar niya, butas-butas na. Sabi ko, ganito kahina ang katawan ko, bigyan mo ako ng motor na ganyan. Aling Jocelyn, ang napag-usapan po ay 700 kada buwan, kung hindi ako nagkakamali, na yun po ang hulog. Tama po ba? Hindi po, linggo po. O kada linggo, 700. Ano po ang nangyari? Bakit hindi na kayo nakabayad? Hindi ma'am, 500 po yung 500 usapan namin po sa isang linggo. Ang pinakatarya lang po yun. Ang 200, ano po yun, yung pinaka-maintenance sa motor. Tapos bali, po, buwan-buwan po kami naguhulog hanggang umabot po ng isang taon yung... tuwing linggo-linggo po ang binibigay namin sa kanilang 500, umabot po ng isang taon yun. Ang tubo po lang, sa pera lang po yun. Wala pang bawas yung pera niyan. Eh, pero ang sabi nila, hindi na daw kayo nakakahulog nga ng matino. Nga po, nawala na po. Kasi nga, kahit naibinta na po namin sa iba yung motor, tuloy-tuloy pa po yung tarya namin sa kanila. Para wala po silang masabi sa amin. Tuloy-tuloy pa po yung tarya. Nagbibigay po kami. Alam mo, kung hindi mo inisahan yung kapatid mo, kahit ibininta o isinangla mo sa iba, ibinalik mo yung pera niya. Ha? Balik mo. Para maibili niya. Ano man ang gawin niya, sana buhay niya. Hindi
paano maibabalik ang pera sa'yo? Nakasanla na nga yun una eh. Wala kami pakialam sa pangsanlahan nyo. Paano makukuha namin ang pera ng buo na 35 million dahil pinaltas nga eh. Paano nga mangyayari? Sandali lamang po. Tatanungin lang natin mula sa ating trio tagapayo, si attorney. Sa nangyaring ito, attorney, parang isinanla para magkapera. Ngayon, para mabayaran yung pagkakasanla, umutang na naman ulit. Para ano? Tapos umutang na naman ulit para bayaran yung isa pang utang. Ano ba? Para nabauna sa utang, ano ba ang kasong pwedeng mangyari dito? Sa nakikita ko po ngayon, ang liability mo, kuya, sa kapatid mo, ay bayaran mo yung pagkakautang mo. Kasi ang sanglaan ninyong dalawa, motor vehicle yan eh. Kailangan niya nakarehistro dapat yan para maging valido yan. Ang maliwanag dito ay may pagkakautang ka sa kapatid mo. Kung yung interest na sinasabi mo na binabayaran mo, siguro naman po normal po sa atin. Alam natin, pag nangutang tayo, mayroong kaakibat na interest yan. Na kailangan mong bayaran. Mukhang sumasang-ayon ang ating mga sausawero at sausawera, Hans, sa sinabi ni attorney. Ano bang boto? Oo nga, Chang. So sana magkalinawan, mga sausawero at sausawera. Ano ba ang boto sa first round? Nasa pula ba tayo o nasa puti? Puti! Chang Ami, sa kasalukuyan, malinaw na puti ang pinapaniga ng ating mga sausawero at sausawera. Oo nga, Hans. Nako, sa ating pong pagbabalik, aalamin natin ang tungkol sa sinasabing pagbabanta, ha? Na i-massacre ng kabilang panig ang kanilang pamilya. Malalaman po natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Pala kayo daw ng 35,000, oh. Aling Lolita. Nasaan ang pera? Bigay. Ito ang listahan, o. Oh. Ang binibigay. Nakuha na ninyo. Dalhin mo dito. Huwag mo yung ganyan yung punita na wala ko listahan. Alam mo, ang binibigay mo sa amin, tarya lang yan. Kasalanan nyo. Hindi yan tarya. Na ibinita ninyo ang tricycle. Nagpapatuloy po ang talakan at bintangan dito sa Face to Face at ngayon nga po eh humantong na tayo. May issue na daw ng massacre. Kasama pa rin po natin yung magkabilang panig ng sanlaan po ay doon nagsimula hanggat nagkaroon na ng alitan. Mang Ignacio, sino po ang nagsabing ipapamassacre daw? Bakit may ganong kwento? Eh, ang balita ko, wala naman ako lagi sa bahay, nasa trabaho ako. Eh, ito ang naka... Rinig? Oo. Ano po yung narinig nyo, Aling Jocelyn? Hindi lang nakarinig, ma'am, kundi kwento talaga ng kapatid ko. Kasi nandun siya sa kapatid ko, nagkwento ng gano'n. Kaya pumunta kagad sa bahay yung kapatid ko na mag-ano kayo. Kasi bahay dinabantaan kayo papatayin ng tiyuhin natin, sabi ng gano'n. Kaya doon po ako na sumama ng loob. Kasi nga, ba't babantaan niya kami na papatayin? Yun lang utang, bayaran naman po namin yun eh. At sinungin, nagbabayad kami para lang, ano, tas nabantaan kami papatayin. Hindi maganda po yun eh, ginagawa nila. At mga nag-uutang, hindi naman dapat sa sino daw po ba ang nagsabi nun? Si Juan po, si Jewel. Ano pong masasabi ninyo dun sa sinasabi ni Aling Jocelyn? Ano pong masasabi ninyo dun sa sinasabi ni Aling Jocelyn na kayo daw po eh nagsalita ng ganun at nagbabanta na ipapapatay niyo daw po sila? Totoo po ba ito? Ganito, pumunta kami, bumisita kami sa kapatid niyan sa P1B. Okay po. Pinag-usapan namin yan tungkol sa motor na nakasangla. Kasabi ko, bakit na ginanito ako sa kapatid ko na ang salita ko may parang may pagbabago na, pati ang galaw ko, pilay-pilay na ako. Bakit ganun ang ginawa sa kapatid ko? Na parang niluloko ako. Ito, panay naman ang ano sa akin na ikaw kasi, kapatid mo yan. Sabi niya, lulukuhin ka lang ng kapatid mo. Ngayon, wala ka nang magagaw dahil mahina ka na, lumpo ka na. Sabi nito, ngayon, nakasagot ako. Sabi ko, mamaya, pagpapatayin ko yan. Pero hindi ako nagbabanta sa kanila. Ngayon, ang nakaginig nito ng kapatid niya, yun ang nagsumbong sa kanya. So, kumbaga, ang sinasabi ninyo, eh, mali yung naikwento. Mali ko yung naikwento ko dahil dala lang ng... Galit ba ninyo? Hindi, yung totoo yan sinasabi mo. Kasi sinabi pa nga anak mo magpapatay sa amin doon. Kay adik yung anak mo eh.
Sinabi pa nga ng kapatid ko eh. Na baka ipapatay niya siya sa anak ko. Sabi pa nga nang ganun eh. Yun, ang masasabi na hindi mo ano yun? Hindi na ako nagsabi doon. Ako mismo nagsasabi na mamaya pagpapatayin ko yan eh. Yung mga kaya ginawa ko, nagpa-blatter ako sa ginawa mo. Yun ang sinasabi ko. Pero yung, hindi ko dinamay yung mga anak ko dahil pag maano sa mga anak ko, malalakas yung anak ko, baka hindi sinabi niyo makayanan. Sinabi pa nga ni Chelita, sabi niya, huwag mong pag-ano yan. Mamaya tayo magpapakain sa mga anak niyan. Eh naku, kahit mamamatay ako, kahit magpupulot, maglalakad sa kalsada yung mga anak ko, hindi ko papaano yan. Hindi ba kayo nag-uusap ng dalawa ng paplano ng ganyan? Mainan, ginanyan yung tricycle. Alam mo, Roselyn, dapat ikaw mamroblema nung ibininta ang tricycle, isa na uli mo yung pera niya. Hindi nga may isa uli sa inyo ng buo yun dahil may nakautang na nga tapos sisingiling kami doon sa mga makasira. Sandali lang. Aling Jocelyn, magkano ang po inabot? Sige, ibininta ko yun. May buo ba akong pera para ibahit sa inyo? Wala eh. Magkano po inabot yung nabayaran nyo na kina Aling Lolita? Totoo po bang umabot na ng 35,000? Opo, kasama po sa tarya. Tsaka yung ano po, at saka yung pera na inutang po. Tarya lang yan! Tarya? Ha? Kaya nang usapan natin ay... Matagal na wala yung tarya ang usapan natin, ha? Matagal nang wala. Tarya ang usapan natin. Kasalanan nyo yan. Kasalanan nyo. Hindi yan tarya. Na ibininta ninyo ang tricycle. Ha? Hindi yan, ano? Kasalanan ano nyo. Habang buhay kami, magbabayad sa inyo ng tarya. Ha? Yung ano, wala pa? Ibalik nyo ng buo dahil yan ang usapan natin. Sandali lamang po. Sandali lang, Aling Lolita. Upo mo muna kayo. Pwede po bang makita yung sinasabi? Ito nangyari pala. Wala pa kang binawa sa pera na yon. Hindi maganda yung kahit saan tayo magharapan. Hindi maganda yan ang ginagawa mo dahil sobra-sobra ng tubo. Sobra-sobra ng tubo namin sa inyo. So magkano yung total ninyong utang? Ano po, 29,000 po. Naka-record dito sa... Aling Lolita, totoo po bang gano'n ang pinag-usapan ninyo? 31,000 ang nakuha nila sa akin na pera. Paano naging 31,000 yan? Tapos 2,000, 31,000. Paano yung 2,000 na sinasabi mo? Wala yung 2,000 na yun ah. Binawi mo na sa akin yan eh. Anong binawi? 5,000 lang una, tapos 20. Paano tapos ko babawiin sa inyo na hindi na nga kayo makabigay-bigay sa amin ng tarya? Babawiin mo ko pa sa inyo? Nagka-pera kami, binalik sa iyo yun. Ang bayad nga dito, may 1,000, 2,000, 3,000 ang binibigay na mapira pa na sa pira kami. Tarya lang. Boundary paano sasabihin mo, ma'am nga? Paano sasabihin mo nga na tarya lang ito? Ang tubo, ang boundary ko, sa loob ng isang buwan, 2,000. So, pwede po bang makita ang listahan? Binabayaran ng 2,000 sa loob lang ng problema buwan na sige pa, binabayad ko sa kanya eh. So ito, lumalabas na ang unang hulog ninyo ay May. Pwede pa po isang buwan niyan, bahay ko sa kanya. Sa May 27, 2009, nagbigay kayo ng 2,000. Opo. Tama po ba? Natanggap po ba ninyo yon, Aling Lolita? Ha? Nung May 27? Oo, natanggap namin yan dahil yan nakabilang yan sa tarya o sa boundary ng tricycle. Hindi yan, usapan natin. Nagbabayad na kami yung unti sa'yo. Boundary ng tricycle yan. Hindi boundary yan. Usapan na tayo sa barangay, di ba? Magbabayad na kami unti-unti. Tapos wala na yung tarya. Wala tayong usapan na ganyan sa... Ano? Kung ibabayad... May nakalista rin dito na bigas ang binayad ninyo, pero may pera din po. Pira din po, ma'am, tapos bigas din. Para lang makabayad nga unti-unti sa kanila, ma'am, mabawasan na yung utang namin. Pabawas sa utang nila. Dr. Camille, parang bilang ating family counselor, parang meron na naman pong napakalaking misunderstanding dito na hindi ko maintindihan kung sila ba ang gumawa ng batas ng pagkakautangan na ito na lumala na ng lumala at hindi na nagkaroon ng tamang komunikasyon. Una-una kasi, no, pagtitignan mo, magkakamag-anak sila. Yung si Aling Jocelyn at saka si Aling Lolita, actually, magkamag-anak, di ba? Kasi kung tutuusin sa magkakamag-anak, lalo na sa magkakapatid na ganyan, pag sinabi mong simpleng utangan, hindi siya umaabot sa punto na pagkalaki-laking interest to the point na hindi kayo magkakaintindihan at hindi kayo nagkakabayaran. Kung maapekto na ho sa inyong ano, pangangatawan ang ganitong klaseng problema, mas malamang po, maapektan din no, ang inyong emosyon at the same time, ang inyong pag-iisip. Kaya dapat ho talaga magawa ng paraan na may ayos ho yan. Dahil kung hindi ho talaga apektado kayo. Maraming salamat, Dr. Camille. Utang na di mabayad-bayaran, ano nga bang kahihinatnan ng gulong-dala ng sanlaan ng tricycle na to? Naku, malalaman po natin ang final vote ng mga sausawero at sausawera at ang final say ng Trio Tagapayo at ang ating aminan sa pagbabalik po ng Face to Face.
yung tigamin na nagbabayad sa inyo. Magandang pag-uusap ninyo dito para bibigyan kayo ng pera nito. Tapos ganyan ninyo? Lalo nyo kami binabaon. Bakit daw may pera ka? Nagtagipit kami. Anong pinakita mo sa amin? Face to Face would like to thank AXN Time and Shapes, Placenta by Samstrip, Flames and Prints, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, Bello Medical Group, F101 Direct Sales, Apparel and Shoes, Danny and RC Hernandez of Twin Princess Gems Theater Mall, My Minami, galing ng quality, Honeymoon Tea Herbal Tea for Men, laging handa, hindi ka mapapahiya. Mag-asawa laban sa mag-asawa, ang isyu po ay hindi pagbabayad ng utang ng dahil sa tricycle na sinanla. Sa pagkakataon na ito, tatanungin natin si Aling Lolita bilang huling hirit po ninyo. Sa palagay po ba ninyo kaya nagkakagulo si na Mang Joel at si Mang Ignacio nang dahil na rin po sa hindi nyo pagkakaunawaan ni Aling Jocelyn naman? Hindi talaga kami magkaunawaan kung ganyan ang gawin nila sa amin. Pero kung to pa rin nila yung mga pinag-usapan namin, mawala na yun. Ibalik lang nilang kwarta ni Joel. Magkano po yung dapat nilang ibalik? 31. Sobra na, bayaran na kayo. Hindi. Sobra na eh. Konti na lang po lang namin. Hindi. Boundary lang hindi. Yan. Hindi. Boundary. Boundary. Eh kung alam ko lang pala, sa isang boundary, dapat isinasakto ko na sa isang buwan ng 2000. Sa isang buwan. Ang nabigay ko, nagkahirap na pa. Sa isang buwan, ilang lingkulan. Apat na lingkulan. Magkano isang buwan? 2,000. Eh, sobra-sobra nga minsan sa isang buwan eh. Kaya nga sabi ko, kung alam ko lang na ganun pala, ibalik mo lang ang pera ni Joel. Ang patakaran mo dapat. Para tapos. Sinasakto ko na lang. Hindi, alam mo, habang buhay kami, kung wala kaming cash na 29. Hindi ako magsabi sa inyo na habang buhay kayo magbabayad. Ibalik nyo nga ang pera ni Joel. Wala nga ang pambayad, kaya nagunti-unti kami nagbabayad sa inyo. Maganda ang pag-uusap dito para bibigyan kayo ng pera nito. Tapos ganyan ninyo? Sandali lang po, Aling Lolita. Alam nyo, kayo nga lumabas kami sa inyo. Dahil gipit nga kami, lalo nyo kami binabaon. Bakit daw may pera ka? Nagtagipit kami. Anong pinakita mo sa amin nung pumunta ka sa nanay mo, ha? Sabi ko nga mabuti pa sa ibang tao. Akala mo sino kang senyorita ka doon? Sino kang dunya doon? Hindi ka sa amin na. Ay, tiyay, nandyan ka pala. Nandito kami. Anong problema nyo? Hindi ka nakasabi sa akin. Pero kayo, nung lumapit kayo na may problema kayo, hindi ko kami nindian. Hindi nindian? Ha? Ilang bis na ka babalik-balik doon? Nagpasma-pasma na. Dahil ayaw mo pumayag. Hindi ako pumayag. Gusto ko siya magbabalik. Nag-usap pa kami. Pumayag. Ha? Nag-usap kaming dalawa. Maghintay kayo. Ikaw ang hindi tumutupad sa usapan. Ha? Hindi ka tumutupad sa usapan. Tumutupad sa usapan sa akin. Tumupad kayo sa usapan. Hindi ako mabaon sa utang. Kasalanan niyo yan. Hindi namin kasalanan yan. Ha? Sabi niyo, babalik ako. Umabsin pa ako. Hindi nyo, hindi namin kasalanan. Utang nyo yan. Problema nyo yan. Hindi namin inaayawan yung utang bayaran. Bakit problema namin? Pero sa usapan, kayo sa amin. Nagkamali hindi kayo. Kaya nagkamali din kami sa inyo. Makasarili kayo nung kayo. Ganyan ninyo si Joel. Kaya akala nyo, wala nang pag-isip na maayos dahil naparalitik ko na. Hindi ako. Ako. Hindi nyo ganyanin yan. Kay buhay pa ako. Hans, ano ba ang boto ng ating sausawero at sausawera? Parang palalim ng palalim ang alita na ito ngayong umaga. Oo nga, tsak, ang bigat sa dibdib, pero kailangan talaga nating pumili. Sausawero at sausawera, boboto na tayo. Taas na! Maraming salamat, Hans, at sa ating mga sausawero. Ngayon naman po, mapapakinggan na natin ang sasabihin ng ating trio tagapayo at sa ating pong panauhin kung ano man po ang sabihin nila. Just face it. Sumulan po natin kay attorney. Alam niyo po, magkapatid naman kayong dalawa eh. Ang klaro kasi dito, hindi ninyo alam kung ano yung talagang pinag-usapan ninyo. Hindi ko alam kung talagang hindi ninyo alam o yun lang ang gusto nyong paniwalaan. Pero magkapatid kayo eh.
ayusin ninyo yan para maisulat kung ano yung magiging agreement ninyong dalawa para hindi nyo na yan pagawa yan na parang habang buhay nyo nang daladalahin yan dahil hindi nyo ma-fix yung period na pagbabayad, hindi ma-fix yung pagkakautang. Kung hindi kayo nagkaintindihan noon, ngayon siguro kayo dapat magkaintindihan kung ano yung gagawin ninyo talaga. At maaari din naman pakiusapan ninyo na siguro naman po, huwag naman masyadong mataas naman po yung interest kasi nga naghihirap na din po sila. Ang kapasidad ng tao magbayad ay ayon din po doon sa kinikita niya. Agreement po ninyo yan, pipirmahan ninyo kung gusto ninyo, kung hindi, wala na akong magagawa ang mga taong gustong mamagitan sa inyo. Maraming salamat po, Attorney Dr. Camille. Alam niyo, no, sa lahat ng bagay na ganito may mga problema, maayos po yan kung lahat po tayo malalamig ang ano natin, maging mahinahan po tayo, tsaka mali, ang kahit pa paano sabihin natin, eh hindi, kasi kung pag puro ho, init na galit ang nangyayari, wala ho talagang makahihinatan yung ating ano, yung ating problema na to. Unang-una ho, dapat niyong isipin na kayo ho ay magkakamag-anak. Blood is thicker than water. Ang punto ho dito, kailangan eh matuto tayo na tignan natin kung ano lang ho ba yung kaya. Maayos naman po yan ng, ano, ng, sa mabuting usapan eh, na eto lang ho ang kaya ko. Tapos maging mahinahon ho kayo at intindihin nyo kung ano lang ho yung kakayanin. Hindi ho yung aabot sa'yo na mag-ano ho kayo, magtitiriyahan ho kayo. Tapos sasabihin nyo, magkakapatayan kayong ganyan. Wala ho talaga mangyayari sa inyo. At hindi lang ho aabot yan sa punto na kayo ho yung magkakaroon ng sakit. Baka ho pati yung mga anak nyo talaga magkakasakitan na eh, talaga ho magkakaroon tayo ng bagong masakir. Kaya intindihin nyo maigi ho na ayan ho, inuubo na po kayo. Kaya nagkakasakit na po kayo dahil po sa ganyang problema. Sana ho maintindihan nyo na ang face-to-face nandito para talaga maintindihan at paintindi sa inyo kung ano ho yung dapat nyong gawin. Maraming salamat, Dr. Camille. Professor Christian. May tanong lang ako eh. Mang Joel, mahal niyo po ba yung kapatid niyo si Mang Ignacio? Siyempre, magkapatid niyo. Dalawa lang kami magkapatid. Dalawa lang po pala kami magkapatid. Yeah. Kayo po, Mang Ignacio, mahal niyo po ba si Mang Joel? Oo, oh, pareho lang. Masaya po ba kayo sa nangyayari ngayon sa inyo? Medyo malungkot lang. Sumama lang loob ko eh. Alam niyo po, narinig nyo na yung payo ng mga kasama namin, ng aking mga kasamang tagapayo. Nakukuha po ang lahat sa mahinahon na pag-uusap. At malinaw na usapan. Kung kayo lang pong mag-uusap, maaari naman pong gawin yan. Pero kung nahihirapan po kayong mag-usap ng dalawa, kailangan pong may mamamagitan sa inyo. Sa tingin ko po, kahit anuman po yung pag-uusap na yan, kailangan po magagaling sa pag-ibig nyo sa isa't isa. Kung mahal nyo ang isa't isa, pipilitin nyong ayusin itong gusot na ito. Alam ko po, meron tayong kanya-kanyang daladalahin, pero sa tingin po, kung mahal po natin isa't isa, titignan natin ang ating sarili at titignan natin yung ating kapwa. Di po ba yun naman po talagang mahalaga? Maraming salamat po sa ating trio tagapayo. Mang Joel, narinig po ninyo ang mga sinabi. Alam po namin na napakahirap po para sa inyo dahil naintindihan din naman po namin ang punto ninyo na kailangan nyo rin po naman yung perang ipinautang ninyo sa inyong kapatid na si Mang Ignacio bilang kayo po ay may sakit ngayon. Pero sana rin po ba naintindihan nyo rin po bang sa puntong ito, eh wala na po ang tricycle, wala na rin pong hanap buhay si Mang Ignacio. So wala na rin pong paraan siguro na makabayad siya dun sa sinasabing 31,000 na kailangang bayaran. Kaya niyo po bang patawarin ang inyong kapatid? O ano po ba ang pwede nating gawin para kayo po ay magkaroon ng kasunduan para maayos ang problemang ito? Dahil dito naman po sa face to face, ang hangad po namin ay bawat panauhin naming naimbita dito ay makauwi po nang sila po ay magkasundo at may kapayapaan sa kanilang mga puso. Ano po ba ang inyong magiging desisyon? Rerespetuhin po namin ito. Sa akin lang, yung magiging desisyon ko, gagawa kayo ng kasulatan na gawin naming basiya na magkasundo kami. Sa usaping, ano, siya may trabaho, ako yung walang trabaho eh. Mang Ignacio, mababayaran po ba ninyo ng paunti-unti? Si Mang Joel, bilang siya naman ay mayroong karamdaman at hindi naman po siya makapagtrabaho. Hindi lang bigla, dahil wala talagang, ano,
Okay, so pinapangako po ninyo na mababayaran ninyo pa unti-unti. Oh. Bilang tulong na rin po ninyo sa inyong kapatid na may sakit po ngayon at hindi na makapagtrabaho. Oh. Basta hindi bigla, pwede. And maipapangako naman daw po pala ni Mang Ignacio na kayo ay mabayaran. Binabayaran lang, unti-unti. Amin na po tayo mga ka-face to face. Sa hirap po ng buhay, madalas kailangan talaga nating mangutang o magsanla para lang po makatawid sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. At maswerte na po tayo kung meron tayong malapitan at makakatulong sa atin. At kaakibat ng mga pangungutang na ito ay ang isang kasunduan. Kung ano man po ang mapag-usapan, dapat itong tuparin. Sa oras na hindi ka tumupad sa usapan, abay natural lamang po na magtampo o magalit o maghabla ang taong nilapitan po ninyo. At kung may iwasan nga lang ba eh, sana wag nga po tayong umutang. Lalo na't alam nating wala tayong kapasidad na magbayad sa tamang panahon. Pero kung talagang gipit at hinahamon po ng pagkakataon, sige po, pwede kayong manghiram. Pero wag pong sirain ang inyong reputasyon ng dahil lamang dito. Magkakaroon ka na ng kaaway, pwede ka pang mademanda. Kaya iwas utang, iwas away. At yan ang punto po ng issue natin ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating pong dance squad, sa mga sausawero at sausawera, sa ating bouncer sa CB1 at CB2, sa ating trio tagapayo, sa aking co-host na si Hans Mortel. Higit sa lahat, sa ating pong panauhin ngayong umagang ito na nagbahagi po ng tunay at totoong kwento ng kanilang buhay. Ako po ang inyong Chang Ami na nagsasabing ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin face to face. Para sa ito, mga kapatid. Diretsahang tanong, binoposohan mo ba siya o hindi? Di ba nauli kita? Oh, sandali lang. Nauli mo ako? Hindi sa atin nalang mag-uranggay. O di kaya inumbong mo kong sasawa mo? Di ba nauli kita? Dahil baka po may gusto rin niya sa akin eh. Oh! Naman niya, akit ka ba? Face to face!